here are some simple tips para sa new normal. Boost your immune system laban sa anumang uri ng sakit. Kumain ng masustansyang pagkain gaya ng iba't ibang makukulay na gulay at prutas. Stay safe and healthy. It's still me, Sarah G, with a dose of reminder from MX3. Sa buong kapuluan, mga aga, oras sa buong kapuluan, may tikwas yung ulo ko. We got 13 minutes after the hour of 10 o'clock. Magandang gabi sa inyong lahat, ako'y nagagalak! Hello po, sa lahat ng mga nakahintabay sa atin, binabati ko kayo. Ha, oh. Alam mo, chairman, tatlong callers lang tayo gabi kayo. Di ba, nakadalawa na tayo, chairman. Uuwi na ba tayo? Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me, what is this weird sensation? Lasing version. It's a miracle that happens. Tell me, what is inspiration? Only one thing it could be. May nginig, ha? Be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never out. This is a promise. Ay, nako. Gulo.
May caller tayo eh. Oh. Ang caller natin. Oh, I see Mark ng Manila na tinatype pa ni Chairman. Pero ang pagkakatanda ko, tinuro ko na kay Chairman paano maglipat ng cells eh. Ha? Naapektuhan si Chairman dahil maanghang yung kinain kanina. No? O nga pala, Chairman, di ka nga pala kumakain ng manghang, di ba? O, mag-umbisa ka na kumain ng manghang, ayoko. Di ba yung girlfriend mo, taga-South? Loko, mahihilig sa manghang mga taga-South. Ah, mamaya makansyawan ka niyan. Sabihin, ay, mahina, nilalang. Sabi, nambubuli ka na naman. Uy, di ah. Sinasabi ko lang kay Chairman na kumain siya ng niluto ni Maricel tsaka ni Vivian. Chairman, busin mo yun ah. Ipangako mo kay Maricel tsaka kay Vivian. Pag hindi, paktay ka niya dong. May caller tayo. We have Mark ng Manila nasa kabilang linya. Hello? Hello po, Idol. Hello po. Hello po. Musta naman? Ito po, umuwi nga pa. Wow! Wala, wala alin nun ah. Humihinga pa. Buti naman. Bakit naman kausap ka na hindi ka pala humihinga, di ba? Anyways, ilang taon ka na, Mark? 33 po. Ang ginagawa sa buhay? Contractor construction po. Isa pa nga, dahil yung sagot ah. Anong ginagawa sa buhay? Sa construction po, contractor. Construction. Opo. Huwag mong tanggalin yung S kasi iba yung kahulugan nun. Okay po. Isa pa, dali. Cons. Po. Dali, cons. Contraction po. Hindi. Tuturo nga kita. Opo. Cons. Con. Lagi mo na S. Cons. Cons. Dali, cons. Cons. Traction. Traction. Isa pa. Construction. Yun, yay! Alam mo, sobrang laki na respeto ko sa mga construction worker. Alam mo kung bakit? Opo. Nagpagawa kami ng opisina namin. Kayo yung mga hardworking na tao sa ano eh. Sa Lipunan. Tama eh. Oo, oh, di ba? Dapat nga mayroong ano eh, may labor code para sa inyo eh. Dapat ang sweldo nyo talagang bantayan. Minimum po, minimum. Eh, dapat mas mataas. Mm. Oo, dapat mataas eh. Oo. Kasi... bali po kasi ano... Bali po para sa akin po, ano po kasi ako, nangungontrata. Ah, contractor ka? Bali, maliliit lang naman po mga... Kumbaga, ikaw yung kumukuha ng sarili mong tao. Opo. Buti naman, at least marunong ka ng ano, dumiskarte ng ganyan, no? Opo. Bali, Santa Ana area lang po, Manila. Manila area. Kumbaga, no? Magkakabit ng lababo at tawagin ka. Opo, ganun po. No? May mga customer naman naman po. Buwan, pagbutihin mo ha. Oh. Opo. May asawa ka na, pare ko? Living partner po dati. Nangyari? Bali po kasi, nagbabasa po yung living partner ko. May anak po kami. May? May anak po kami isa. Okay. Kaya po ako tumawag para hingin lang po ako na advice kasi mula nung umalis po siya. Kailan siya nagpunta yung mabansa? Bali, 2018 po. 2018? Opo. Anong bansa nagpunta? Sa Oman po. Oman? Opo. Dalawang taon siya nandun? Opo. Bali, kayo... tapos na po siya nung nakaraan na last June. Eh di ba nagka-pandemic po tayo kaya hindi siya nakauwi. Ah, okay. Tapos yun, extend po siguro siya ng trabaho. Pero bago po mag-pandemic, nagkaroon po kami ng problema. Ano, bakit? Bali po, parang sa akin din siguro nang galing ko kasi. Bakit? Ano bang ginawa mo? Nagkaroon po ako ng... Yan ang sabi ko eh! Ha? Kasi sabi ko, ano ba nagkaroon ka ng ano? An-an? Ano ba? Hindi po kasi, bali po, ano, bali, tawag ito, parang nababaliwala na po ako sa kanya. Hindi, nagkaroon ka na, tuloy mo yun, mamaya mo na pangatunan, nagkaroon ka ng...
Hindi, ganito po kasi, parang... Tuloy mo muna, nagkaroon ko yung ka oras. Ng... Hindi, nag... Nagkaroon ka ng... Di mo, ano yan, nagkaroon ka ng... Kasalanan po sa kanya. Nagkaroon ka ng... Hindi po babae. Ano? Parang mamabae po sana ako, pero hindi natuloy. Ano talaga, ginawa mo kasalanan? Eh, kasi po, nung time po na magka-chat kami, inaaway niya po ako. Oo. Oh. Kasi lagi naman ganun po eh. Ganun na nangyayari. Inaaway niya ako, tapos sinasabihan niya ako ng mga hindi magagandang bagay. Oo. Oh. Tapos, lasing po ako noon eh, nakainom ako, tapos yun. Nag-chat po ako sa ibang, sa ka-chat ko, yun. Oo. Oh. Tapos, kamag-anak po niya. Tapos yun po, naano na ako na... Ano eksaktong kinat mo? Hindi ko na po sa... Ano po yun? Basta tungkol po sa ano... Ano eksaktong kinat mo? Yun po, sabi ko doon sa kachat ko, ano, kung pwede maging kami. Tapos? Eh, hindi naman pumayag yung babae, tapos... Yung babae yun, saan mo nakilala? Bali po, ano niya, kamag-anak niya po. Matagal mo na nakikita? Opo. Matagal mo nang ano yan? Matagal ka na may gusto? Parang wala po naman akong gusto. Parang napag... Ano kasi nakainom po ako tapos nag-away kami. Hindi mo chat yon kung wala kang dating gusto ron. Hindi, talaga po. Promise po. Wala po talaga. Okay, ganito. Mark! Opo. Okay. Ito, didiretsyahin kita ha. Lalaki ako, ha? Opo, opo. Kung gusto mo mambola, wag ako. Ha? Pakikilala ko sa iyo yung mga tropa kong iba, baka mabola mo sila. Hindi mo ako kayang bulahin, ha? Wag mo sabihin sa akin na wala kang kahit ano para sa babaeng yon, pero nung lasing ka, siya yung una mong gustong i-text. Wag mo akong bulahin, ha? Yun po sabi niya. Ano na? Yun ang sabi niya. Yung kasi yun nangyari. Okay? Wag mo akong bulahin. Naintindihan mo ako? Opo, opo. Nangat-ngat din ngayon duluhan ng tenga mo pag nawa. Tapos yun nga po. Ano ang chinat mo sa babae? Yun nga po. Sabi ko, gusto ko, sabi ko, okay ba na maging tayo? Tapos ganito, parang, sabi ko, yung basta parang inanuhan ko siya ng pera, ganun. Sabi, bibigyan kita ng pera, sabi ko, para maging tayo lang, sabi ko sa kanya. Anong oras yan? Ano, hindi ko naman matandaan kasi anong, matagal. Anong oras yan? Umaga, tanghali, gabi? Gabi po, gabi. Malalim ng gabi ba? Ano? Tama lang po. Parang ganito rin po. Ang gandang oras. Mm-hmm. Asan ka na? Anong lugar? Nasa bahay po. Anong dito sa Manila po. Asan yung babae kinachat mo? Sa probinsya po. Okay. O tapos, anong reply ng babae? Hindi po siya pumayag. Anong reply niya? Hindi po siya pumayag. Ano, hindi, ayaw daw niya. Ganun. Sinatakot daw po siya. Yung ba yung unang pagkakataon na nag-usap kayo nung girl? Opo. Okay. Alright. Tapos? Pero nag-uusap lang po kami sa personal. Tapos, noon lang ako sa kanya nag-open. Tapos, nung sabi ko naman, sabi niya na ayaw niya, sabi ko naman, sige, kung ayaw mo, di, pasensya na, sabi ko. Humingi ako na sorry ho sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya na, kung pwede, huwag nang malaman ng iba. Pero nalaman pa rin. Oh, nalaman. Nagsalita. Boom! Siyempre, kung mag-anak niya, asawa mo, sabihin niya, no? Eh sa akin naman po, na humingi na ako ng sorry sa kanya kasi kinabukasan ako talaga, humingi ako ng sorry kagad sa kanya, tumawag ako. Sabi ko pa siya na kainom lang ako, baka hindi maganda yung ano kung lasing ako. Kasi nag-away nga po kami ng asawa ko, inaway ako. Kung ano nung sinabi sa akin. Kahit na, normal sa mag-asawa, nag-aaway. Opo, normal. Pero hindi naman po normal yung maraming sasabihin sa'yo, yung... Brad, ganito ano? Okay, naiintindihan mo ba kung saan papunta yung usapan natin ngayon? Inaamin mo na may ginawa kang kamali... Oh, wait lang, shh! Hey! Inamin ko hey, talaga kahit... Hey, parabusin mo ako! Opo, sige. Hey! Okay. Inaamin mo na may ginawa kang kasalanan, pero pinapakatwiranan mo na kaya mo nagawa, okay lang kasi ginawa naman sa akin to eh. Hindi ganon.
Kung may nagawa kang kasalanan, may nagawa kang kasalanan. Kung mag-sorry ka, mag-sorry ka. Hindi yung inaamin mo may kasalanan ka nagawa, pero pinapangatwiranan mo. Bakit ka pa humihingi ng katano? Ba't ka pa umaamin na may kasalanan ka, pinapangatwiranan mo pala? Hindi, ganito po kasi, bali, nabisto na po ng mga kapatid nung bahay. Tapos, tinatla po nila ako lahat. Oo. Na, kung ano, ang dami sinabi, sabi ko, humingi naman ako ng sorry. At saka, wala naman nangyari, sabi ko, wala naman nangyari. Humingi ako ng sorry, hindi ko na uliti kahit kailan. Mm. Kasi, ang dami mong sinabi, ganun daw yung ugali ko. Ano daw, plastic daw ako, demonyo daw ako, sabi nila. Manyak ka daw. Oo, ganun, manyak daw ako, siyempre, sabi niya. Eh, sabi ko na, inaamin ko na may pagkakamali ko eh. Bigyan niyo ako na isang chance, sabi ko. Eh, hindi, talagang ano sila eh, ang daming sinabi ko na masakit. Hanggang yung nalaman nga anong, ano, nag-away sila nung living partner ko. Hmm. Yun, nagsalita na siya. Yun, kung ano sinabi. Kaya hanggang ngayon, magkano kami nung living partner ko. Hindi maganda yung... Ito ba yung unang pagkakataon na niloko mo yung misis mo? Hindi naman po actually talaga loko. Uy! Kasi wala naman nangyari po. Hey. Idol, wala naman nangyari. Hey. Wala naman nung nangyari. Niloko mo siya, period. May nangyari o wala, panloloko yan. Opo, sige po. Yung una po. Ito yung una? Apo. Oo, ito lang yung una, huli ka. Hindi, una po talaga. Teka lang, may langaw sa booth namin. May langaw dito, chairman. Ano to? Ha? Kakakain nyo ng sunflower seed to, ha? Okay. Hindi mo ako tinawagan. Yun nga po, kasi, nung una sabi ko, baka pwede namin ayusin. Hmm. May anak ba kayo? Meron po isa. Asaan? Nandito po sa akin. Okay. Ilang taon na? 6 months. 6 years po. 6 okay. years. Tapos, yun nga. Tinatanong ko, kaya po ako tumawag para kung anong gagawin ko para magbalikan kami dalawa. Well, hindi ko alam kung paano mababalikan. Pero ako man ang babae, pare ko. Ako man ha. Ako man yung magawa mo ng kasalanan. Tapos humingi ka ng kasalanan, pero ganyan ka humingi ng kasalanan. Kasi pare ko ganito, kaya kita sinasaway kanina pa. Apa. Kasi parang gusto mong pangatwiranan na may ginawa kang kasalanan. Hindi ka talaga umaamin na may kasalanan. Kapinapangatwiranan mo, sinabihan mo na masakit eh. Kaya nagawa ko to. Wala naman nangyari, nagchat lang naman ako. Humingi ko na sorry, dapat wala na yun. Hindi pwedeng ganun. Hindi po, kasi... Hindi, ganun yung ano, ganun yung pangatwiran mo, Brad. Tanungin mo sarili mo, kung yung taong inihinga mo ng tawad, papatawarin ka ba kung ganyan ka? Ang totoong tao, pare ko, na alam ko ano kasalanan ginawa niya, hindi niya pangangatwiranan. In English, you do not justify your stupid actions. O English yun, Brad. Yes, hindi ko naman magkong sabi yun. Dumugo yung ilong, ha? Gina-justify mo eh. Parang gusto mo sabihin na, ano, na okay lang kasi nag-sorry ka naman eh. Hindi ganun, Brad. Ito po, idol, kasi nung nakausap, bugot po doon sa asawa ko, nakausap ko po yung pamilya niya, yung kamag-anak niya. Mm. Chinat nila ako. Tinanong nila ako kung totoo daw yung mga chinat ko doon sa babae. Umamin ako. Mm. Tapos, sabi ko, na ano ako na, parang na lasing, tapos ganun. Pero inaamin ko na sinabi ko yon. Pero tapos naghingi ako ng sorry talaga sa kanila. Eh, ano ngayon kung naghingi ka sorry? Ano pakialam niya doon? Kung hindi kanya kayang ibig ba sa... Ang gusto mo kasing palabasin, Mark, hindi ka nakikinig, Brad, eh. Apo. Dahil ba humingi ka ng sorry, obligado silang patawarin ka? Ganun ba yon? O, alimbawa, makinig ka sa akin. Mahuling mo yung misis mo nakikipagtalik sa iba. Mahuling mo, abutan mo siya nakikipagtalik sa iba. Makinig ka muna. Nung nahuli mo, nagulat siya, tapos ang una niyang ginawa, nag-sorry sa'yo. Obligado kang patawarin o hindi? Hindi o. Hindi pala eh. Diba, kumbaga, pari ko, ikaw ang nakakaalam kung kaya mong patawarin, kung kailan mo kayang patawarin o hindi, tama? Opo, opo. Yun ang pinupunto ko sa'yo. Ipinapangatwiranan mo ngayong gabing ito na nag-sorry naman ako eh. Diba dapat wala na yung kasalanan ko? Hindi ganun yun. Oo.
Walang ganun, Brad. Hindi, alam ko naman po. Alam ko naman po yun kasi hindi naman lagad matatanggap yun eh. Pala naman eh. Oo, alam ko kasi pero sinabi ko sa kanila, inaamin ko yung pagkakamali ko. Humingi ako ng sorry sa kanila. Tapos yung reply nila sa akin, puro pang minumura nila ako. Pwede nung ngayon, kasalanan mo eh. Bakit nagreklamo ka? Hindi kasi, parang, ano naman kasi, Anong problema mo kung minura ka nila? Eh, kasalanan mo nga. Eh, ganito po kasi, wala naman ho nangyari. Yung parang naman sa akin, kahit na, Brad, di ka ba naiyak mag-anak ng misis mo, minamanyak mo, nung lasing ka? Kung hanggang ngayon galit sila sa'yo, bakit ka nagreklamo eh kung may ginawa kasalanan? Sige ba? Ano kung minumura? Aba, lagay, anong gusto mo eh, pag-pray ka nila? Eh sa akin naman, sabi ko sa kanila, bigyan niyo ako ng isang chance. O hindi pa nila kaya ibigay. Yun ang pinapunto ko, tsatsagain mo. Kaya kita pinagagalitan kasi, Brad, masyado kang impatient. Gusto mo na, nagsorry na ako eh. Minumura niyo. Hindi po pwedeng ganun. Kung kaya kanilang patawarin, o di maganda, kung hanggang kailan, di tsagain mo. Kung hindi ka nila kayang patawarin, lalo yung business mo, hindi wala tayo magagawa. Pero mahirap patawarin yung taong kagaya mo na pinipilit mo silang patawarin ka, eh galit na ka sila eh! Hindi, bali po doon sa part ng pamilya niya, hindi na po ako umano, para doon na lang po sa naging living partner ko. Brad, parehas yun, pamilya niya yun, pakikinggan niya yun. Alam mo, hindi ka nakikinig, tinutulungan kita. Sige po. Tinutulungan kita, hindi ka nakikinig, pare ko. Ang dating kasi, Brad, ikaw ang nagkamali, hindi ka nagpapakumbaba. Hindi, nagpapakumbaba ako hindi talaga. Hindi nga! Ang kanak ng pusa. Hindi ka nagpapakumbaba, Brad! Kahit sabihin mo sa akin nga nagpapakumbaba ka, hindi mukha nagpapakumbaba ka. Ang sinasabi mo kasi, nagsorry na ako eh. Hindi ganoon. Hindi po kasi, bali, ang dami ko na rin po nilapitan na tayo, mga pinsan nila na kadikit ko, sabi ko, tiyatanong ko sila, sabi ko, bayaw, pag nagkaroon ba ng kasalanan ng isang tao, ganun ka na kasama. Sabi ko sa kanila. Yun nga yung pinapunto ko ngayon sa'yo. Sabi naman sa akin, depende sa kasalanan. Inamin ko sa kanila. Sabi sa akin, naghingi ka ba ng sorry? Inamin mo ba na kasalanan mo talaga? Lahat sinabi ko. Ano yung reaction nila? Yun. Ang dami sinabi. Minura ako. Tapos, ang dami basta. Nagpakumbaba na ako noon. Lahat sinabi ko. Hindi mo naintindihan eh. Ang dating mo kasi, nagre-reklamo ka na hanggang ngayon, galit pa rin sila sa'yo. Minumura ka pa rin nila sa isang pirasong kasalanan ginawa mo. Yun ang pinaglalaban mo eh. Para yun lang eh. Lasing naman ako noon eh. Para yun lang eh. Hindi ko sinabi na... Yun nga yung dating! Kaya nga hindi ka nila mapapatawad kasi pinipwersa mo yung kapatawaran mula sa kanila. Yun yung dating, Brad! Hindi mo naririnig yung sinasabi ko. Sige ba? Yun yung dating! Nagpunta ka sa kamag-anak nila, sinabi mo, para lang ganun, mangingan ng tawad. Kung hindi ka nila kayang patawarin, hindi mo dapat sinasabi yan. Ang nangyayari kasi pare ko, gini-guilt trip mo sila. Sobra naman kayo. Minumura nyo pa rin ako. Yun lang naman kasalanan ko. Tsaka lasing naman ako nun. So minumura nyo ako. Gini-guilt trip mo sila eh. Kung ayaw mo na mumura ka dapat, dapat di ka naging manyak nung lasing ka. Yun yun. Ganun kasi. Anong tago doon? Sabi mo sa akin yan. Lalaki ako ha. Sabi mo sa akin, pare, kung hindi ka manyak ka, nung nakainom ka, dumidiskarte ka ng ibang babae. Yeah. Sabi mo sa akin yan. Sabi mo sa akin po. Hindi ka manyak ka nyon? Siguro, napag-tripan lang. Trip lang. Hindi ka manyak ka nyon? Iba kasi yung manyak. Nakamanyak ka nyon! Di ba bibigyan mo ng pera? Para patulan ka? Ang tawag mo doon? Sabi mo sa akin, hindi ka manyak yun? Iwan ko po. Alam, hindi niya alam. Ala, chairman, hindi niya alam. Kawawa. Brad, ako kaibigan mo ako, ha? Bilang kaibigan mo, gusto ko na mapatawad ka ng misis mo. Sana mapatawad ka niya para maayos yung pamilya mo, tama? Kaya yun nga po ang inaano ko. Yun, tama.
Pero, kung papatawarin ka niya, bibigyan mo siya ng matinding dahilan para mapatawad ka niya at pagkatiwalaan. Yun yung pinupunto ko. At sa pinag-uusapan natin, pare ko, ang hirap mong patawarin, ang hirap mong bigyan ng pagkakataon para maging kapartner niyo ulit sa buhay kasi pinipwersa mo yung kapatawaran sa kanila, ginigil trip mo sila. Eh, hindi po, hindi po. Kasi noong time lang po na noon ako nag-ano sa kanila, naghina ng pasensya. Tapos nung inano nila ako, nung ang dami na sinabi, hindi na ako nag-chat sa kanila. Hindi na ako nag-text sa kanila. Bali, nasa 1 year na yata nakakalipas, ganun. Mga 1 year na po. O pala naman eh. Tapos, yun nga, yung parang gusto ko nang kasi, yung naawa din ako sa anak ko, na, kasi yung anak ko, minsan, bakit hindi ako may nag-uusap nung mami niya. Hmm. Pag tumatawag yung mami niya, nagbibideo call sila. Hmm. Tinatapat sa akin yung camera, sa inaano nung mami niya, pinapatay. Ano, ba't ba ako tinawagan? Yun nga po, hingi lang po ako ng, ano kung, paano kami magbabalikan? Kasi ginagawa ko naman ng hulat eh. Alam mo ako nakikinig sa kanina pa? Oo. Narinig mo na ako nung pinapayo ko. Brad, ulitin ko ha. Gusto ko ako bilang kaibigan mo, gusto ko na mapatawad ka. Okay? Pero hindi po pwede na pinipwersa mo yung kapatawaran mula sa kanila. Hindi po. Say! Kaya hindi mo ko na, sabat ka na, sabat! Makinig! Sige ba? Hey! Listen up! Okay ba? Okay pa. Okay, good. Shit. Hindi ka nakikinig. Sige pa. Sasalta ako, hindi mo ako, kanina pa ako, hindi mo naririnig kasi sabat ka ng sabat, nakafocus ka sa isa sabat mo sa akin. Pahin ka ba siya sabi ko, kung hindi mo gusto marinig, ba't mo ako tinawagan? Sige pa, okay pa. Makikinig na po. Dilaan ko yung dulo ng ilong mo eh. Mahaba po to. Makinig ka, ha? Sige ba, ako to. Kaibigan mo ako, gusto ko na magkabalikan kayo kung kaya ka pa niya mahalin ulit. Yan po nga. Pero, ikaw ang magbibigay sa kanya at sa lahat ng kamag-anak nila dahil damay-damay ang kamag-anak niya yung ano, diniskarte mo. Apo. Okay? Siya at kanyang mga kamag-anak ang magbibigay sa'yo ng pagkakataon para mahalin kanya ulit o para bigyan ka ng pagkakataon. Apo. Okay. Bibigyan mo siya ng dahilan para maniwala sa iyo ulit na matinukan tao. Okay? Apo. Kung mumurahin ka niya, kung magagalit siya, kung mumurahin ka naman pamilya niya kasi pangkan nila yung minanyak mo nung lasing ka eh. Diba? Tatanggapin mo yon. Huwag kang magpipiling na victim ka na kawawa naman ako, minura ako, nagsorry naman ako. Wala. Kung mumurahin, kung yun ang paraan nila para ilabas yung galit nila, tatanggapin mo yan. Yun totoong buhay. Real talk yan. Alright, huwag kang magreklamo. Dapat, nung time na nagalit sila sa'yo, dapat di ka tumigil manuyo. Dapat tinuloy mo. 1 year na mula na nanuyo ka. Anong iisipin ng mga taong ginawa mo na kasalanan? Eh, pamilya na kasama mo yon. Anong iisipin nila? Ah, nagmamalaki ka pa. Yun ang iisipin nila. Hindi, paano po? Nung time po na yun, nung pagkalipas ng minura nila ako, sabay black na ako sa akin. Well, gagawa ka ng paraan. Hindi ko alam mo, pare ko. Mark, hindi ko alam kung anong paraan ang pwede mong gawin. Alright? Okay, ngayong gabi, ganito ha, para maintindihan mo ako, ha? Ako, pare ko, naniniwala ako nagsisisi ka. Okay? Apo. Para baka mamaya feeling mo, pinapagalitan lang kita. Naniniwala ako na nagsisisi ka, gusto ko maniwala na mabait ka na. Naintindihan mo ako? Apo, apo. Okay, masaya ka na ba? Sinabi ko, ha, masaya ka ba na naniniwala ako sa'yo? Mas okay po. Naniniwala ako na nagsisisi ka, okay? Ako po. Pero, ako ba asawa mo? Ako ba? Hindi po. Hindi talaga. Ibig sabihin, pare ko, kahit napapaniwalain mo ako at maniwala ako, wala namang bilang yon. Ang kailangang maniwala sa'yo ay yung mga taong nagawa mo ng kasalanan. At sila yung mga hindi naniniwala. So kung titigil ka sa paghingi ng tawad sa kanila o dahil bilak ka, hindi ka nagagawa ng paraan, huwag mong alokoy, makakagawa ka pa rin ng paraan. Umpisa mo sa misis mo. Alright? Hindi, lagi naman po eh. Kaya nga, tsatsagain mo, pare ko, tsatsagain mo. Mula po nung nangyari. Huwag kang mainip. Tsatsagain mo. Wala ka sa lugar para magreklamo na naiinip ka.
tsatsagain mo. Kasama yun, gumawa ka ng katarantaduhan mo, brady. Ano bang ininom mo nun? Ano alak? Ano? Dapat nag-RC cola ka na lang. Diba? Basta masaya lang. Hindi, kasi po, bali, ayaw ko lang kung ano siya sa akin. Kasi noon pa, nung nagsasama pa lang kami, iba na turing mo sa akin kasi. Ibang pakikitungo niya sa akin. Kaya nga, tsatsagain mo nga, huwag kang mainip, Brad. Ang dating kasi para ka naiinip eh. Hindi ako. Naiinip ka! Gusto mo patawarin ka na para okay na ang lahat, tama? Sabi ko eh, hindi pa nga kaya eh. Di tsagain sabi ko naman sa kanya, kahit anong oras, pwede akong pumunta doon sa mga pamilya niya. Hindi pa nga niya kayang patawarin. Parang tinatakot pa ako eh. Hindi pa nga niya kayang patawarin ka. Tsatsagain mo nga. Kung hindi pa ngayon, tsatsagain mo. Kaya kita kinakausap ng ganito. Baka mamaya, gusto mo naman talaga magbaligan kayo pero huminto ka sa paggawa ng effort. Eh di wala na pupuntahan yan. Tsatsagain mo. Yun ang nawawala sa'yo ngayon, yun ang kulang. Di mo, para nawawalan ka ng tiyaga. Ay, ginawa ko na ako ngayon, pagtitsaga na yun. Ilang months na po yung... Wala akong pakialam kung abuti ng 5 taon, tsatsagain mo. Kasi ikaw naman ang may kasalanan kung bakit may ganyan kayong pinagdadaanan ngayon. Sino ba ang nangmanyak na nakainom? Ikaw! Tsagain mo! Tsatsagain mo, Brad! Wala akong pakialam kung 5 taon, abutin 10 taon, kung mahal mo siya, tsagain mo. Ikaw ang dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng ganitong problema. Ikaw, wala ka sa lugar para magreklamo. Bulol ako no, reklamo. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan yung taong niloko mo. Tandaan mo yan. Tsatsagain mo. Niloko po talaga. Parang isang... Alam mo kaya hindi ka mapapatawad, Brad? Kasi hindi ka naniniwala ng loko ka. Hindi kasi po, bali... Okay, isang gabi lang... Nung gabi lang po nangyari... Panluloko pa rin yon. Kasi kung halimbawa, Brad, yung na-text mo nung gabing yon medyo malandi-landi, patay na. Diba? So, nanloko ka, Chong! Kaya ka pala hindi na mapatawad kasi pinapakatwiran mong parang wala ka namang ginawa eh. May ginawa ka pa rin! Paano ka hingin ng tawad kung hindi mo alam na may ginawa kasalanan? Eh, sabi ko naman, inamin ko naman. Anong inamin mo? Eh, pinapakatira na mo. Hindi, nag-text lang naman ako. One time lang yun eh. Tatagin mo. Ikaw ba gusto masave yung family mo o hindi? Masaya ko. Sagutin mo, gusto masave o hindi? Eh, masaya naman. Gusto kong masaya talaga. Hindi, masave. Bulol ba ako? Masave. Masave, oh, sige. Gusto masave o hindi? Gusto po. Oo pala, tsagain mo nga. Wala ka sa lugar para madaliin. Hindi, tinatsaga ko naman. Oh, tsagain mo, huwag ka magreklamo. Eh, kasi halos ng chat ko, lagi sinasabi na wala nang may balik. Okay, ganito na lang. Gusto mo dumali itong usapan natin? Apa. O tanggapin muna na hiwalay kayo. Hindi. Ayaw mo rin. Ano gusto mo talaga? Kung sa paghihiwalay, matanggap ko pero yung sinasabi niya sa akin na yung anak ko pag umuwi daw siya ng umuwi ng Pilipinas pag kinuha niya bali wala na ako. Ilan taon yung anak mo? Pa? Ilan taon yung anak mo? Isa lang po. Isang taon? 6 years old po. Oh. Nung umalis po siya ano pa? Sa nanay pa yan pag ganun. Ano pa? Sa nanay pupunta po. Alam ko naman 'yun. Kapala, di wala ka mag-atasyan. Sabi ko naman sa kanya. Kung okay lang sa akin lang pag umuwi siya sa akin, yung bata. Kung ayaw niya, wala kang magagawa. Kaya nga. Wala kang magagawa. Lahat ng problema na meron ka, kasalanan mo 'to. Ikaw may kasalanan nito eh. Wala na, hindi naman iba eh. Sabi ko tsagain mo, impatient ka. Pinapangatura na mo, one time lang yun na. Talaga ba nanloko ako? One time lang naman. Ano, sira ulo ka ba? Eh, paano nga po kung noon pa, ang dami na sinasabi sa... Ay. Kunyari, sa'yo po, tatanungin na. Mula nung nagsama kayo, ang dami sinasabi sa'yo.
Lahat ng sinabi sa'yo na hindi maganda, hindi mo na pa pwedeng ipukol sa kanya kasi ikaw na yung may kasalanan ngayon. Tandaan mo, pare ko, sa isang kwento, kung tama ka, wag mong hayaan na maging mali ka. At sa kwento, at sa kwentong ito, ikaw yung mali. Ulitin ko, sa isang kwento, kung tama ka, wag mong hayaan na maging mali ka. Sa kwentong ito, ikaw yung mali. Tama. Kasi may kasabihin nga eh, kung isang bis mo lang ginawa, pero ikaw nahuli, sa'yo lahat ipupukol. Hindi kasabihan yan. Imento ka pa. Hindi, yun talaga. Walang kung may mga krimen sa lugar ninyo, walang ganyan kasabihan. Na marami, tapos ikaw nahuli, sa'yo lahat po. Alam mo kaya hindi ka makapatawad ganyan ka mga tuwiran. Kahit ako, hindi kita mapatawarin ganyan ka. Ang coops mo, sobra. Para bang one time lang. Gusto mo kasi puwersahin na patawarin kayo kasi one time lang naman eh. Hindi. Yun nga yung dating. Yun dating, Brad. Hindi mo ba naririnig? Kaya ako pa inuulit-ulit. Hindi mo naririnig? Kung papatawarin ka ng taong yan, dapat masarap sa pakiramdam nilang pinapatawad ka nila, hindi yung pinipuwersa mo. Masarap ka ba patawarin? Hindi. Kaya na ko ba sinasabi sa'yo, huwag mo silang puwersahin, tiyagain mo. Mga katwira, one time lang naman eh. May kasabihan nga na ano? Ano ba kasabihan mo dyan? Hindi ka talaga patawarin ko dyan kung ganyan ang asal mo, Brad. Hindi naman ako nagpakita sa kanya ng masama nung time na yun. Lahat lang ginawa ko, lahat ng magandang paraan ginawa ko sa kanila. Oo. Hindi ba dapat kasi may kasalanan ka? Nagmakaawa ko sa kanila. Oh, may kasalanan ka, okay. Oo, tama so, po. Ano? May kasalanan, no. Oh. Oh, anong punto mo? Yun nga, yun lagi sinasabi nila sa akin. Na? Yun, puro ka, yung minumura nila ako. Eh, galit nga sila, may kasalanan ka nga eh. Oo, nandun na nga ako. Siyempre naman, kung tao ka, pag nagpakumbaba sa'yo, tapos humingi na ng pasensya, hindi mo nga, sorry. Narinig ko ba, hindi mo nga sila pwedeng puwersahin na patawarin ka kasi galit nga. Hindi ko hinihingi yung agad na pagpapatawad nila. Oo. Oh. Pero yung mga sinasabi na tuloy-tuloy. Eh, galit nga sila eh. Sabagay. Ikaw nga yung may kasalanan, ba't sila galit eh? Hindi mo sila po yung turuan, di ba? Sabagay, iba-iba ko tayo ng ano, iba-iba ko paniniwala ng tao eh. Nakainom ka ba ngayong gabi? Hindi po. Baka may text mo ako mamaya. Ako naman, discount ako. Konya tanga ka. Hindi ako. Si chairman na lang. Konya ano. Tatlo lang po kami dito sa bahay nung anak ko eh. Oh, Brad! Kaibigan mo ako. Gusto ko maayos mo to kung ba pwede. Di ba? Gusto ko maayos mo to. Pero pare ko, yung tao magpapatawad sa'yo, kailangan masarap sa pakiramdam niya na pinapatawad ka niya. Eh, ang kups mo eh. Ang kupuso pakinggan. Kayo na ko pa sinasabi sa'yo, Brad. Para sa'yo to. Kung ba't ko pa ulit-ulit sinasabi. Hindi to para kahit kanino. Para sa'yo to. Kasi nga, pare ko, hindi ka masarap patawarin dahil pinipwersa mo nga na patawarin ka nila. Hindi nga, tatagain mo nga. Eh, kung magalit, itanggapin mo, lunukin mo. Ikaw may kasalanan eh. Tinatsaga ko naman ho eh. Tagayin mo pa. Habaan mo pa yung pasensya mo. At habaan mo pa. Kasalanan mo naman ito eh. Ang haba na nga. Wala akong pakialam kahit maglimang taon. Naintindihan. 1 year na nga umayigit eh. Wala nga akong pakialam, Brad. Eh kung hindi ka pa nila kayang patawarin, wala kang magagawa. Okay po. Hindi nga po pwede. Wala kang ganun, Brad. Chong, tropa mo ako dito. Gusto ko lang na, pare ko, mamaya mag-google ka ha. Humility. Abo. I-google mo yung humility. Lagi ko po naman ginagawa yun. Ano, ano yung humility? Humility ay pagpapakumbaba. Mm. Yung wala nga tayong kasalanan, pare ko eh. Dapat nagpapakumbaba tayo eh. Uy, ano pa kayo may kasalanan ka? May kasalanan ka. Oo, oh, inamin ko naman. Oo, pala, tatagain mo nga. Pero, lalo kong binabaon. Lalo kong binababa. Yung alin? Umingin ka na nga ng pasensya, tapos... Galit nga sila! Hindi ko naman winawala yung galit nila sa akin. Oo, kung hindi mo sila pwedeng turuan, o sige ha, kung ayaw niyang patawarin, pero mabait kayo sa akin, hindi nga pwedeng ganun! Pwede ba nilang piliin kung paano kanila pakikisamahan? Galit sila! Period! Okay po.
Pare ka maniwala sa akin, sa asal mo, may hindi ka masarap patawarin. Hindi ka masarap patawarin. Kung ganyan ka ng ganyan, hindi ka masarap patawarin. Kailangan, pare ko, kailangan yung pakiramdam nila, no? Yung, tinan mo si Marco, nagsisisi naman, patawarin na natin. Dapat ganun, pero hindi. Tinan mo si Marco, gumagawa ng katarantaduhan, pero parang nanggigil trip pa sa atin. Parang kinokonsensya pa tayo. Parang ganun yung dating, eh. Hindi man, yun nga ang punto ko, hindi nga yun ang intention mo, pero yun nga yung dating, kaya napakapalit ulit, hindi nakikinig. Brad, para sa'yo itong sinasabi ko. Yun ang dating, Brad. Yun ang siguro dating. Siguro sa kanila po. Sino magpapatawad pa sa'yo? Kanina ko humingi ng tawad. Sa kanila, di ba? Opo. No, o, bakit nagreklamo ka? Kaya nga yun nga pong ano ko, yun nga yung point ko, eh. Wala kang point! Wala kang point! Ang point! Nagkasabi mo dyan. Asan ba yung ano? Kunin mo nga yung ano, iskupita. Alam mo iskupita? Oo. Ano? Yung parang airgun po ba yun? Oo, oh, airgun yun, airgun. Airgun. Iskupita, airgun. Hindi ka masarap patawarin. Ang lino ng pag... Hindi ka nakikinig, Brad. Hindi mo narinig. Hindi ka masarap patawarin. Hindi mo naririnig, eh. Paulit-ulit ako kanina pa, hindi ka masarap patawarin. Ano po? Kailangan, masarap sa pakiramdam nilang pinapatawad ka nila. Work on that. Hindi ka masarap patawarin. Gusto mo ma-save family mo? Ako gusto ko para sa'yo. Gusto ko po. Upalay, tsatsagain mo. Whatever it takes, bro. Di ba ganun tayo mga lalaki? Kung mahal mo yung asawa mo, di ba? Mahal mo yung nanay ng anak mo, gusto ma-save yan. Whatever it takes. Kailangan dumating sa punto na yung mismo sabi, maisip niya na, alam mo, yung asawa ko nagkamali ito, pero ang bait-bait na niya ngayon. Bibigyan ko ng pagkakataon. Eh, hindi ganun, eh. Parang dati, di ko ayaw niyang patawarin, pero wag mabait kayo sa akin. Dapat din niyo kami namura. Eh, hindi mo pwede, Chong. Walang ganun. Oye po. Brad, pag may kasalanan tayo, wala tayo sa lugar para mga katwiran sumagot. Wala. Kahit may sagot, kadalasan kahit may katwiran ka pa, wala kang sasabihin, eh. Tatahimik ka lang, eh. Kasi lagi mong iisipin na wala naman tong gulong to kung wala kang ginawang katarantaduhan. Di ba? Opo. Ganun yun. Eh kung limang taon ang kaya niya, ang kailangan niya para patawad ka, wala kang magagawa. Kung mahal mo niya, tigayin mo yun. Period. Gagawa ka 32 pa nagalit, may reklamo ka, hindi pwedeng ganun. Okay? Okay po. Mahal mo may misis mo o hindi? Mahal pa naman po. Oh, ito mong kasagot na ito. Mahal pa naman. Okay. Magkapagod tayo rito, hindi man pala talaga mahal asawa mo, eh. Ano to? Hindi, mahal po kasi. Oh, sige, anong mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Ayusin mo. Ano mensahe mo? Gusto ko marinig, dali. Yung gusto ko lang po sabihin sa kanya na kasi hindi na kami nag-uusap ng maayos, eh. Na-miss mo? Bukod po sana na-miss ka, gusto ko pong mag-ayos na kami sa para doon sa bata. Sabihin mo sa kanya, gusto ko marinig, dali. Po? Sabihin mo, anong tawagan nyo? Me po, me. Me? Hmm. Anong first name niya? Pwede pong huwag na sabihin. Ano first name niya? Dali, para maging totoo tayo. Pwede pong huwag na sabihin kasi mara. Huwag ka mahiya na nagpapakumbaba ka, Brad. Hindi ito sign ng kahinaan ng pagiging tao. Nirisa po. Ha? Nirisa. Ikaw ba nagsisisi ka sa ginawa mong kasalanan? Tagal na po. Oo, ano mo, ang hirap mo kausap. Hindi, tagal na po. Ang sagot po, ay hindi. Opo, nagsisisi po. Nagsisisi ka ba sa ginawa mong kasalanan? Opo, 100%. Kaya mong mangako sa kanya na hindi mo na uulitin? Opo. Kaya mo mangako? Kaya po. O sabihin mo sa kanya. Baka marinig niya to. Dali. Nirisa? Nirisa. Dali. Me.
kung naririnig mo yung pag-uusap sa amin ni Papa Jack, sana mapatawad mo na ako para sa atin at saka sa anak natin. Pangako din na ako gagawa ng kasalanan kung mapatawad mo pa ako. Pero kung hindi, wala namang magagawa. Huwag mo idugtong yan! Hindi, kasi... Brad! Anak ng pusa! Pag kasi ganyan ka magsalita, para ka nagmamalaki nga! Hindi, huwag kasi... Yun nga yung dating! Kanina ba ako paulit-ulit? Hindi nga yun ang ibig mo sabihin, pero yun ang dating! Nagmamalaki ka! Para mo siya binibigyan ng option, oh, ayaw mo, hindi, huwag ganun yung dating! Hindi, wala naman pong magagawa kung talaga... Kaya nga, kung hihingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad. Kahit siguro magpakamat mo. Walang, Brad, hindi nga, hindi... Ay, nako ka. Hindi, iba nga yung dating. Huwag mo nga dudugtuan ng ganyan kasi nga nagmamalaki yung dating. Ang lagay, anak ng pusa talaga to. Ay ba? Huwag mo lang. Mayabang yung dating, Brad. Mayabang. Hambog yung dating. Hindi, mabait po ako. Yung nga yung dating! Sa iba po siguro. Napakagago mo, no? Napakagago mo kausap, no? Sorry po. Huwag ka mag-sorry sa akin. Para sa'yo to, pinag-usap. Hindi para kung kanino man to, para sa'yo to. Yun ang dating. Kung ganyan ka magsalita, hindi ka masarap patawarin. Ikaw ba nakikinig ka ba o gusto mo lang mag-oops ngayong gabi? Nakikinig po. Okay, ulit natin. Narisa? May... Kung nagkaroon akong kasalanan sa'yo, patawarin mo na ako. Kasi pinagsisiyan ko naman lahat yun. Ayaw ko rin na masira yung pamilya natin. Kahit di pa tayo kasal. Sa doon sa anak natin. Alam ko naman na dati mabait yung pamilya mo sa akin. Kasi wala naman ako ginawang masama dati sa kanila. Yun, parang naalala ko na yung time na nag-away tayo. Nawala ko sarili. Yun ang una lang naman nagawa kong kasalanan sa'yo. Sana patawarin mo na ako. Pagbalik mo dito sa Pilipinas, okay na tayo. Ang sarap pakinggan. Yan, di ba? Ang sarap pakinggan, pare ko. Yan. Sisisi na talaga ako. Good job. Mag-promise ka sa kanya ngayon. Promise kahit sinasaktan mo ako salita na kung ano na sinasabi mo sa akin. Hindi minsan di ako nagalit sa'yo. Promise ko, kahit anong makakasakit sa'yo, hindi na ako gagawa. Yan. O yan, ganyan, Brad. Hindi na mo talaga lagi sinasabi ko sa kanya. Kaso lang talaga ako, kasi laging sinasabi niya sa akin na, yun, wala akong kwenta. Wala, galit nga, Brad. Hindi, kahit nung wala pa akong nangyayari. O, lalo pa ngayon. Huwag mo na sabihin niyo sa akin. Wala akong pakialam doon. Diba, kung yun nga eh, ganun na siya, lalo pa may ginawa ka, diba? Naintindihan, kung may mga sama ka ng loob sa kanya dati, kung naririnig ng pamilya niya, tsaka siya, yun, maririnig sila na talaga nagsisisi na ako. Yan, kailangan mong iparamdam sa kanila nga. Iba nga yun, kayo nang masasabi sa'yo. Kaya yung sinasabi sa'yo, iba yung dating pag may ganun ka mga sinasabi na kung ayaw mo, hindi, parang ganun yung dating eh. Hindi nga yung maganda. Sa akin naman, hindi palang... nga maganda, pakinggan. Huwag mong sinasabi yon. Okay pa. Alam mo, Brad, ang hirap mong ano, ang hirap mong kampihan kasi ang coops mo. Ang hirap mong kampihan. Kaya yun na ba kita kinakampihan? Sige po. Oo. Ngayon na pa kita kinakampihan. Kasi ayaw ko rin po talaga masira yung sama namin kasi bali 7 years na po kami. Yun nga. Yung humingi ka ng tawad tapos dapat masarap sa pakiramdam nila magpinatawad ka. Tanda mo pa, galit sila, Brad. Galit sila. May nagawa kang kasalanan. Gets mo? Kasi kaya ko rin pumunta sa kanila kasi may nababalitaan ako na may pagbabanta sa akin. Gusto ko pumunta talaga sa kanila. Pumunta ka! Hindi, sinisave ko rin naman yung sarili ko kasi talagang nung may isa ako na ka-chat doon na kaibigan ko na pinsan din nila na ano sa akin, na panic sa akin. Sinabi ko lahat sa kanila yung sa kanya yung pangyayari. Sabi ko ba yun, gusto ko pumunta dyan, gusto ko humingi ng personal na story sa kanila.
Eh, naririnig daw niya, ganito. Pumunta ka, Brad. Pumunta ka. May ikan ng tawad personal. Masensiri yun. Pagka pwede na. Saan ba yung kanila? Hindi ko po talaga yun, ano, iba po talaga yung, ano nung, yung babaeng chinat mo ay may asawa? Wala po. Oh, pumunta ka, may ikan ng tawad. Kung galit-galit, alam mo pare ko yung mga tao. Pero may iba naman po talaga na kamag-anak niya na ano sa akin. Yung mga taong galit sa iyo, yung mga taong galit, Brad. Pagka nakita naman nila na humingi ka ng tawad na galing sa puso, mararamdaman naman nila yan. Importante makahingi ka ng tawad. Yung nga po, nung mga ilang weeks yata na nangyari yun, tapos nalaman nung asawa ko, gusto kong pumunta doon ng personal. O baka ngayon medyo humupa na, pumunta ka. Pumunta ka na kung kailan ka pwede. Dali mo yung anak mo para mapasyal mo doon. Eh, nag-aalangan din po kasi may mga nare-receive na ako. Pumunta ka, Brad. Nung, tandaan mo ha, nung gumawa ka ng katarantaduan, di ka nag-aalangan. No? Dapat mas nahiya ka doon. Pumunta ka. Iba na kasi... Ay, nako. O, sige, wag ka mumunta. Okay na. Wala naman akong ano eh, di ba? Oh, gusto mo pipilitin pa kitang pumunta ka? Di wag kang pumunta. Ulit? Ano ba? Gusto pilitin ka ng ibang pilitin ka pa? Pumunta ka, humingi ka ng tawad. Pag namura ka, umuwi ka ulit. Balik ka ulit. Humingi ka ng tawad. Pag namura ka, ulit, balik ka ulit. Galit sila eh. Ang mga taong galit, wala nakikita yan kundi yung galit nila. Sabagay oh, pag galit ang tao, talagang wala na ano. Ulit, Brad. Ang ano mo, hirap makausap. Pumunta ka, okay? Saan ba yung kanila? Tarlac po. Oh, Tarlac. Saan sa Tarlac? Kapas, Mongkada. Ramos po. Ha? Ramos? Yes po. Ah, lapit lang. T-flex lang yan. Saga doon yata po kayo. Eh, nadadaanan ko lang, di ba? Anong exit mo dyan? Ramos exit? Meron ba exit ng Ramos? Sa T-flex? Ewan ko lang. Kasi dapat noon pa sana kasi... kasi lang, nag-lockdown nga. Punta ka. Ang hirap magdiyan. Gawa ka ng paraan ha, para makahingi ng tawad. Dapat noon pa nga po, bago okay. Okay, yung kamag-anak nila na nakakausap mo, paiparating mo lang. Na nagsisisi ka na. Bigyan mo, pare ko, ang pinupunto ko lang, bigyan mo sila ng dahilan para patawarin ka. Okay? Sana po, pagpunta ko dun, wala silang gagawin sa... Kung galit, di ba? Umuwi ka na nila, balik ka ulit. Pag pwede na ulit, ganun, Brad. Bibigyan mo sila ng dahilan para patawarin ka. Naintindihan mo ako? Ako. Bibigyan mo sila ng dahilan para patawarin ka. Ikaw ang gagawa nun. Gets? Apo, okay po. Sige. Ha, tapos tawagan mo ako ulit, pag-usap tayo, ha? Sige po. Kung ano pa, pare ko, ha? Ayensya ka na kung naiinis ako sa'yo, ha? Hindi, okay lang po. O, kasi... Kinala naman po kita. Makulit ka talaga, Brad. Hindi ka masarap patawarin. Kinala naman po kita. O, sige. Lagi kita na papakinggan. Iyakap mo ako sa anak mo. Kamusta ba ako, ha? Tulog na ako eh. Salamat sa pagtawag. Sige po, thank you po. Salamat po sa advice. Thank you din. Thank you po. Uy, tawag na, ha? 8721-2429. 8721-2429. Pabati daw! Sabi ni Kasapot. Hoy, Kasapot, ha? Ha? Sabi ko sa'yo, ayokong bumati ng copy-paste. Pero babatiin ko pa rin to. Hello kay Lucy Sige, ayan, Dax Camba, Ate Joy Fernandez, Ashley Fernandez, Leigh Foronda, Roda Castro, Big Sustal, Rosana Katubig, from Nike Cavite, maligayang pakikinig po. At Linara Fuji, good morning. Kung nasan ka ba ngayon, good afternoon ba dyan? At July ba to on? Hello sa iyo. Maril sa Rosal, Alice Welmer, Alisa Lay, Lara, at Faye Lara. Maligayang pakikinig po. Si Ogie the Policeman na nakaantabay sa atin. Ha? Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Tawagin nyo na ako, 8721-2429. 8721-2429. Pangga! Ito muna, coming from a sugar-free ang awiting. Ngayon muna sa akin, di na kita pipilitin kung buo na ang loob. Ayoko na, hindi ko kaya. Ito na, mga Pangga. Pangga, we are number one na 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo!
Here are some simple tips para sa new normal. Boost your immune system laban sa anumang uri ng sakit. Kumain ng masustansyang pagkain gaya ng iba't ibang makukulay na gulay at prutas. Stay safe and healthy. It's still me, Sarah G, with a dose of reminder from MX3.